Sumigaw ka, ha? Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ho natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. It's a beautiful Monday. God bless us all. At kayo mag-iingat po. Ang ating bisita ho ngayong hapon ay one of the finest actresses in the country. And she's also one of the few actors in this country who has had a Grand Slam win. Yes! Naitay Kapuso, please welcome Glidel Mercado. Good afternoon, Kuya Boy. Saka good afternoon sa lahat ng viewers natin ngayon. Maraming salamat. Kumusta? Okay naman po, Kuya Bagets Boy. Pa rin? Pareho. Congratulations on shining inheritance. Ito po yung napapanood bago po ang Fast Talk. Back to back. Magkapit-bahay kami. Napakaganda. Thank you very much. How is the experience? Masaya and so proud. Tsaka to think na parang 1 year na kaming magkakasamang nag-work. So parang, pag natapos siguro kami ng taping, mamimiss namin ang isa. Tama. Oo. You play the role of Lani. Tama. Kontrabida, ika nga, dito sa Shining Inheritance. Stepmother ni, the role of Kate. Of Kate Valdez, si Ina. Pag gumagawa ka ba ng role na ganito, deliberate ba na nilalagyan mo ng tatak? Actually, bawat role na ginagampanan ko, halimbawa, kontra, kasi minsan gumaganap din ako ng api-apihan. Correct. Bida. Oo. Pag kontrabida, I see to it na parang maiiba naman sa ibang kontrabida roles na ginawa ko. Like dito, parang isa akong kontrabidang masulsol. Parang nang-brainwash. Kasi may gusto akong kunin. Tamang-tama. Kasi tama ba ako, RD, dito sa abangan ngayong araw na ito, ay parang kinakausap mo yung kapatid ni Kate. Na, si Nono. Hindi Nono, ha? Nono siya talaga. Pero ang pronunciation ko is no. Kasi ma-artry ako dito. Na parang iniengganyo mo siya, sumama sa'yo. Sa kasi gusto mo ma-distract si Kate para pagtuunan niya ng pansin. Yung kapatid niya sa paghahanap. Oo. Ito'y, ano lang, Glidel, paano mo muna ginawa yung eksena? How did you do the scene? Nagsimula yun na inabangan ko si Nono, tapos nung nakita ko siya, para lumapit siya sa akin at sumama siya sa akin, inalok ko siya ng chocolate. Paano mo ginawa? Kasi sabi ko, di ba gusto mo ng chocolate? Marami akong chocolate. So, tapos may isa pa. Naalala ko, gusto kasi niya mag-piano. Okay. Eh, nung nailit yung bahay namin, pati yung piano, lahat natanggal yun. So, sinabi ko rin na pupunta tayo sa mga piano. Glidel, halimbawa, deliver that line, just using your eyes, na para bagang, kasi hindi ka naman naiintindihan ng bata, di ba? Mm. He's a special child. Paano mo siya isi-seduce doon sa idea tungkol sa piano at chocolate? Can you give it to us? Acting, yes. So unang acting siguro, okay, kino-convince ko siya. Go. No, di ba gusto mo ng chocolates? Marami akong chocolates. At pupunta tayo sa mga piano. Oh. Okay. Next, tumatawa ako. Sige nga. No, di ba? Gusto mo ng chocolates? Marami akong chocolates. Sige, pupunta rin tayo sa mga piano. Ganda. Isa na lang. Galit. No. Di ba gusto mo ng chocolates? Marami akong chocolates.
at pupunta tayo sa mga piano. Ganda. Sorry. Ang galing. Oh, I mean, you can do that in an instance. Galing. Kumusta sila, Kaylin? Kumusta sila, Kate? Ay, nako. Magagaling na artista itong mga batang kasama namin dito. Nagulat ako. Kasi first time ko sila nakasama, si Kaylin, si Kate, si Michael. Actually, si Tocconi, parang first time ko rin nakasama. Yes. Tsaka si Aubrey. So, Wendell and Paul Salas, nakasama ko na sila sa past na talisayang nagawa ko. Pero Glyden, nakakatakot ha. Nag-eksena ka lang dyan mag-isa, pero naapektuhan ako. Oh. How is it? I mean, automatic? You can shift? Yes. How do you do that? Actually, ganito nga, ang nakakatawa nga, halimbawa mayroon akong crying scene. So, action. Iyak, iyak, iyak. Breakdown. Cut. Alam mo yung natatawa na lang ako bigla. Eh, parang sabi, ha? Paano ka nakakapag-shift agad from very emotional to laughing. Laughing. So how do you do that? Natural lang eh. Wow. Na lumalabas eh. That's magic. Hindi ko ma-explain eh. That's talent. Oo, pero congratulations. Ang galing. Thank Kaya you. Kaya yun po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit dapat tutukan ho natin ang Shining Inheritance. That's 4 o'clock in the afternoon bago mag-fast talk. I wanna go very, very quickly into the names na iyong pinagdaanan na pag-usapan natin ito. Mabilisan lang. Nung ikay Flor de Lisa Sanchez, naalala ko, nag-umpisa ka dito sa industriya bilang Flor de Lisa Sanchez. Describe your life during that time. Noong Flor de Lisa Sanchez ako, nasa Daz Entertainment ako noon. I know, nasa Daz na yata ako, ng Flor de Lisa Sanchez ako. Well, yan, ano kami, parang gusto ko yung... Kasi nung time na yun, parang one of those lang ako, kasi baguhan nga ako. So parang gusto kong mag-host, matutong mag-host, kumanta, sumayaw, tsaka mag-umacting. Okay. So yun lang yung goal ko sa buhay. Yung nun. Mindset lang, mo noon. Matuto lang ng ganun. Nung naging Carrots... Alvarez. Nasaan ka noon sa buhay mo? Nung nakitita Annabelle na ako, naging Carlos Alvarez ako noon, gumagawa ako ng movies naman noon. Pero mga bit roles lang, bit player lang ako noon. Alright. Pero nag-uumpisa ka na ba noon? Nagdi-dream na ako. Na in love, sa pag-arte. Sabi ko na parang gusto ko ata yung movies that time. Parang gusto ko na yata, parang na-enjoy ko na yung paggawa ng movies. Naging Glydel Mercado ka? Nung naging Glydel Mercado ako, kasi sa dance naman kapag halimbawa magpapa-sexy role ka na, medyo ga-graduate ka na. Kasi parang teenager show yun eh. So, nung naging Glydel Mercado na ako, napunta ako sa Viva Films noon, dun kami nagsimula as Wawaw Girls nila Amanda Page. Dun nagsimula yung career ko sa Viva Films. Yung decision na yun na magpa-sexy, yes. Was that a difficult decision? Actually, kasi bata pa ako nun eh. So, parang... Tapos parang lumaki ako sa Muntinlupa, so parang probinsya, nung time na yung probinsya pa yung Muntinlupa. Hindi ko kaya, parang nahiya ako, pero parang ako yung naging breadwinner ng family namin, so wala akong choice. Okay. Kaya tanggapin yung mga role, yung trabaho dumarating sa akin. At marami pang nangyari sa iyong buhay. Yes. At isa na dito ay yung pelikulang Sidhi, kung saan naka-grand slam ka. Mm. And thank you for telling me about Tita Nida. Blanca also was a Grand Slam winner as Best Supporting Actor at ang ating kaibigan Gina Alahar. Pero nung ginagawa mo ng Sidhi, how was it working with the superstar, with Ate Guy? Actually, sa totoo lang, ikukwento ko lang yung umpisa na munti ko siyang hindi gawin. Kasi nung binasa ko yung script, inayawan ko siya dahil may frontal nudity. May frontal nudity. Yeah. So yun ang ayoko. So, nung nasabi ko na hindi ko po kayang gawin, direct sorry po. After mga ilang days, nag-meeting ako na direct Joel, sabi niya, kinausap niya ako na, Glydel, magtiwala ka lang sa akin, may mararating ka. May laban ka dito. Yun ang sinabi niya sa akin. Tapos, na-convince niya ako, sabi ko, direct, sige po, pikit mata akong umoo, kayo na pong bahala sa akin. Tapos doon nagsimula, yun nga, nag-work na kami ni Ate at saka ni Albert Martinez noon. Para ako na starstruck kasi syempre idol ko si Ate Guy tapos si Albert batikang artista at batikang actor, kaya very very proud ako na nasama ko ni Papa Jesse sa ganitong Papa Jesse Ejercito sa That's project right. na to. Oo. And directed, of course, we're talking about Joel Lamangan. Naalala ko ang isang eksena sa Sidhi.
Yes. Sa ilog. Sa ilog. Nung nakita mo si Ate Guy, yes. Who played the role ng isang PP po, isang napaka-challenging na role. You had that line there nung tinanong mo siya na... Kung ano ang pangalan niya. Ano ang pangalan niya. Sabi tapos, ko, anong pangalan mo? Kasi parang gusto niyo makapagkaibigan sa akin. Can you go back? Take me back? Walk us through that particular scene doon sa ilog. And actually, just... yung ilog scene na yun is naliligo ako. Oo. Naliligo ako sa ilog scene na yun. Then dumating si Ate Guy, parang nakatingin sa akin. Tapos since bago ako dun sa probinsya pinagdalan sa akin ni Albert, gusto ko magkaroon ng kaibigan. Tama. So, tinanong ko siya, hello, hello, ang no, probinsya. No, let's do it acting. 4, 3, 2, 1, action! Magandang araw. Anong pangalan mo? Ana? Yun lang yung sorry, dito ako humarap. No, that's okay. Oo, dahil, yun yung inyong... Kasi was the first dito scene, ako nakaharap nun eh, dito si Ate Guy. Unang eksena niyo, Ate Guy, no? Nagkasama kayo. Yes. That was the first scene. Yes. Naalala yes, ko yung eksena yes. yun. But congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Grand slam for Best Supporting Actress, Glidel Mercado, for the film Sidhi. Let's do Fast Talk. Ito na. Fast Talk. Flor de Lisa, Carrots. Flor de Lisa. Flor de Lisa, Glidel. Glidel. Forever sexy, forever maganda. Forever maganda. Hot mama, hot wife. Both. Glidel sa umaga, Glidel sa gabi. Glidel sa umaga. Tatawa, ngangawa. Tatawa. Sampal, sabunot. Sabunot. Magtataray, mangu-okray. Mangu-okray. Magandang role, mahabang role. Mahabang role. One word, describe yourself as an actress. Versatile. One word, describe yourself as a mother. Mapagmahal. Describe yourself as a wife. Maasikaso minsan. Ako nag-gadget ito. Paborito mong ginagawa sa'yo ni Tonton? Inaasar ako. Paborito mong ginagawa kay Tonton? Inaasar ko din siya. Guilty or not guilty? May nakatarayang artista? Not guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng may asawa? Guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa role? Guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa talent fee? Not guilty. Guilty or not guilty? Pinakialaman ang phone ni Tonton. Not guilty na lang. Guilty or not guilty? Ini-stalk ang ex ni Tonton. Not guilty. Guilty or not guilty? Ini-stalk ang ex mo. Not guilty. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Pagkasama ko, pamilya ko. Shining inheritance na ipamamana mo sa mga anak mo. Ano ito? Siguro yung... Buwagas sa pagmamahal ko sa kanila bilang isang ina. At least syempre bilang asawa. Oo. Alam mo, the last time we did Fast Talk, tama ba ako? Tinanong natin si Glidel kung meron siyang pinagselosang artista. Sabi mo, oo, susubok lang tayo. Sino nga ba talaga yun? Pero ang isa pang tanong ay, hanggang saan ang iyong pakikialam sa buhay, sa love life ng iyong mga anak? Nandito pa naman si Anisa. Okay. Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abot. Back on the show, kasama pa rin po natin si Glidel Mercado. Congratulations again sa Shining Inheritance. Thank you. Pasalamat thank na tayo dahil napakaganda ng pagtanggap. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay at mula sa umpisa po namin last week. Sana po abangan nyo pa yung mga susunod na mangyayari sa Shining Inheritance kasi talagang abangan nyo kasi may magiging kakampi ko pa dito bukod sa anak ko. Okay. At saka, Connie, if you're watching, hello. Sabi mo nga, parating Connie, nanonood si Miss Connie dito, Reyes. Oo. The last time you guessed it, sabi mo may pinagsilosan ka. Handa ka na bang sabihin kung sino? Hindi pa rin. Mag-aantay lang tayo, matanda na si Glidel. Let's talk about your girls. Kasi, like Anisa is here. As a mother, ano yung pinakamalaki mong fear? Siguro yung pag nag-asawa sila. Talaga? Kasi syempre parang kahit na 20 years old na si Anisa ngayon, feeling ko baby pa rin siya.
Parang baby ko pa rin. Tapos yung 12 years old ko, kahit na 5'6 na yung height, kahit na ang laki-laki na niya, baby pa rin. Parang baby pa rin. Ano ang sinasabi mo sa kanila about men, tungkol sa mga lalaki? Actually, to be honest, wala. Wala? Wala kami pinag-uusapan about sa lalaki. Why don't you talk about it? Kasi nakikita ko rin naman na na like si Aniza, focus sa pag-aaral. She's very bright. Thank you. Tapos parang wala akong nababalitaan kahit sa mga friends niya na nag-sleep over sa bahay na nag-uusap about men. Wala akong naririnig. Kahit nakikinig ako sa pintuan, wala akong naririnig. Puro sila naglalaro lang sa phone. Hypothetical. I'm sure this is not going to happen. But one day, she comes to you. Aniza comes to you and says, "Mom, I'm so in love. I think I'm going to get married." Siyempre, kailangan makilala muna namin yung lalaki, di ba? Para siyempre naman kahit papano. Pero hirap, ayoko maging judgmental, pero siyempre gusto ko muna makilala yung character niya, di ba? Dahil precious itong mga anak ko para sa akin. You raised them well. Isa pa yun. Hanggang saan ang inyong pakikialam? Hindi lang sa buhay pag-ibig, sa buhay ng inyong mga anak. Like kami, ayaw namin silang pakialaman. Like si Aniza, yung panganay, gusto niya mag-aaral sa ibang bansa. Kahit na ako, ina-anxiety, pag tuwing aalis siya, pinapayagan namin. Kasi para spread niya yung wings niya, di ba? Matuto niya. At saka ngayon, very proud ako dahil mas ang dami niyang alam, intelihente siya kausapin. Kaya nakakatuwa. Ang sarap kausap ni Aniza. Mm-hmm. That's true. Glidel, last question. What is the best thing about being 50? Even if you don't look it. Ako. Alam mo yun, what was the best thing about being 50? The best thing, siguro, wala akong maisip pa. Best thing is, I'm still young. Sa sarili ko, iniisip ko, I'm still young. And mas marami pa akong ma-achieve sa mga dreams ko, sa mga goals ko. At 50, you are shining. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much. Congratulations. Panoorin po natin ang Shining Inheritance. It's every day, just before Fast Talk, at pagkatapos nun at 4:45, Fast Talk. Bravo! Thank you. Maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind. You know, make your nanay and daddy proud and say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.